What's up sa inyo mga ka-addict? Welcome to Art Bengoy. It's your artist, Anthony. Art Addict. What's up mga ka-addict? So yun, ngayon na nakapag-post mga tol dahil sobrang busy nga at sobrang dami din na namang ginagawa. At ngayon tol, pagbibigyan natin yung isa sa mga request at paano gumawa ng homemade gas supply. Ibang materialis tol na kakailangan natin is pwede natin makuha sa loob lang ng bahay. Tuturo ko rin kung ano yung mga tips tsaka techniques kung paano yung tamang pagpahid. Paano yung proseso ng pagpahid ng Gesso Prime. Ang Gesso Prime nga pala mga tol is ginagamit siya pang primer sa tela ng canvas. Ang purpose nga pala tol ng Gesso Prime sa canvas is para takpan yung mga butas niya para kumapit yung pinturang ilalagay natin. Pwedeng acrylic at pwedeng oil. Itong canvas na to na ginawa ko tol, yan. Kung gusto nyo malaman kung paano ko to ginawa mga tol, click nyo lang yung description sa baba. So yun tol, tatlo lang ang main ingredients. Paggawa ng homemade Gesso Prime. So yung first, semi-gloss, white latex, anything water-based pwede, basta color white. Pwede rin yung may kulay. Pwede rin acrylic. Pangalawa tol is white glue. Pwede rin yung Elmer's glue. At syempre, meron din tayong baby powder. Pwede rin cornstarch yung palapot siya sa Gesso Prime, yun yung tatakip sa mga butas ng tela ng canvas. So yung mga tol, di na natin papatagalin yan. Simulan na natin tol. Woo! Ayan guys, pag in-open natin yung pintura, siguraduhin natin nahahalo ng mabuti. Ito yung una natin ilalagay. Yung paglagay nito, siguraduhin mong tamang amount lang, wag sobra. Ito ang kagandahan tol pag semi-gloss. Malapot na talaga yung pintura niya, ayan o. So yun tol, pagkatapos ng semi-gloss latex, lagay naman tayo ng glue. Isa pa. Yun, okay na yan tol. Tapos, syempre, yung baby powder. Tapos, haluin ng mabuti tol. What's up mga ka-addict? Woo! Pag i-apply mo yung sa unprimed canvas, gagamitan ko siya ng ito, knife palette. Pwede ka rin gumamit yung ano ng SIM card. Kahit anong flat na pwedeng mag... Yun. Magpahid. Pwede ka rin gumamit ng paleta ng masilya. Pwede rin yun. Pero guys, mag-ingat kayo doon kasi pwede nyo matusok yun. Tela ng canvas at pwede mabutas. Pwede sa pwede tol. Mura lang ito kapag bibili nyo. Meron din yung mga plastic na ganito sa mga art shop. Yan. Okay tol, ganito lang pagpahid yan. Tsaka may papahid. Magano. Yan. Yun ang kagandaan nito tol. Pag pinapahid mo gamit to, pag dinidiin mo siya pag ano, pumapasok siya sa kada butas ng tela. So yun tol, ang tamang pagpahid dito is, anuin mo na ng konti. Kukuha ka, tapos ipapahid mo. Lagyan lang ng konting force para medyo pumasok doon sa loob ng butas ng canvas. So ulit-ulit mo lang yan hanggang malagyan mo lahat. So yun guys, tapos na natin. Nalagay na natin. Ha? Flat na siya. Papatuyin na lang natin yan. Tapos tuturo ko yung next step. Suggest ko nga lang pala. Sa mga hindi pa ganoon ka galing gumamit ng knife palette, ganda lang yung canvas para hindi tumulo yung ginawa natin Gesso Prime. So yun tol, tuyo na siya. Sa pagpapatuyo nga pala tol, pwede kang gumamit ng blower, ng heat gun, pwede kang gumamit ng electric pan, ng sunlight. Kung nagmamadali kayo tol, yun yung mga paraan. So dito na tayo sa second coatings, gagamit naman tayo ng brush. So yo, what's up sa inyo mga ka-addict? Woo! Natulog muna ako ng 2 hours. Yan, tuyo na siya. Tuyo na yung canvas natin. Depende lang yan sa inyo kung ilan yung patong na gusto nyo. Kung gusto nyo sobrang kinis, pwede yan yung magiging itsura niya. Yan, ganyan yung tunog niya mga tol. Lihain pa natin ng konti. Papasadahan na natin ng konting liha para medyo mawala yung himulmul nung canvas na natuyo. Tumigas siya dahil dun sa white glue. So yun mga tol. Galimitan natin siya ng 220.
At ang paglihat ton ganito lang. Pasada lang siya. So yo, what's up mga tol? Papakita ko tol kung bakit ko nirecommend to mga materialis na to at kung bakit ko sinasabing ito yung gawin nyo. So gagawa tayo ng test. Tutusukin natin ng konti yung canvas at tinan nyo kung gaano ka amazing yung mangyayari tol. So yan, tusukin natin ng konti. And watch closely tol kung paano bumabalik yung canvas sa original na forma niya. So yun tol, kung makikita nyo, okay na siya. Yan, dapat ganyan yung texture niya. Yan, may maririnig kayong ganyan. Kung makikita nyo, yan tol, yan yung mga ganyan. Yan yung kakapitan na mismo ng ilalagay natin na paint. Depende sa medium. Pagkatapos yan tol, pwede kayong gumawa na ng grid lines. Yan, pwede nyo na simulan yung painting ninyo. So yo, what's up mga ka-tol? Hanggang doon na lang. Salamat nga pala kay Tinkard sa nag-request ng video na to na gawin natin. Sana tol, marami kayong natutunan. Meron kayong nakuhang tips, meron kayong nakuhang aral. At saka tol, salamat nga pala sa mga nag-subscribe sa akin. Maraming salamat sa inyo. Huwag nyo nga pala kalimutan, syempre, mag-subscribe na kung bago ka sa channel ko. Tapos, click mo na rin yung notification bell para lagi kang notify sa lahat ng mga susunod na videos ko. Mga request ko na gagawin ko, comment section sa baba, subukan natin gawin yan. At saka, follow mo nga pala, official account ko is Anthony Marty Lozano Paintings, yan. Anthony Marty Lozano Artworks, yung page ko, yan. Yung Instagram account ko, yan. Woo! Salamat!